Diyos, good light. Una po sa lahat ay aking kinikilala ang God Almighty na siya po ang lumikha ng tatlong personas na bumubuhay sa ating lahat. Una sa kanyang nilikha, ito ang langit na siyang Diyos Ama. Pangalawa ay lupa na siyang Diyos Anak. Pangatlo, ang katawan ni Adan na siyang Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Ama. Ama Martiniano Managelo Damagan Talosig. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Anak, Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo, ng divino personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan na sila po yung pinagmulan ng ating buhay at ng ating katawan. Sila din po ang pagmumulan ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan po natin. Hindi ko po napasalamatan kanina ang nilikha ni Ama Adan, siya po si Eva, siya po ang Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama siya po si Dalmacio Wilma at ang aking ina siya po si Wilma Dalmacio. Sa lahat ng mga kapatid na nagsasaysay ng salitang Diyos, mga trompeta ng Motherland at ang Promised Land, yung mga nauna at yung mga kasalukuyan, God light po sa ating lahat. Ako si Alma na narito sa Motherland Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. God light sa ating lahat, mga kapatid. Isa naman pong edisyon ng pagpapaliwanag at pagpapatotoo na aming pong tatalakayin at ang aming pong gagawin. Sa araw po na ito na kapestahan po ng Sabado, at ang araw po na ito ay araw lahat na araw ng Diyos na makapangyarihan. Araw po ito ng Diyos Anak, araw po ng lahat ng ina at lahat po ng Eva. So sama-sama po tayo na ipagdiwang ang araw po na ito sa lahat ng ina. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At sama-sama nga tayo na idiwang po natin ito, sapagkat ito po mga kapatid ko ay kaiba sa lahat, sapagkat itong kasaysayan po ng Saturday at ng Sunday, mga kapatid ko, ito yung kasaysayan, ito po yung ating pinapahalagahan, or ito yung kasaysayan ng ating katawan at ng buhay natin. Kung kaya kung titignan nga po natin, ginagamit natin itong katawan at buhay natin, ngunit hindi po natin ito kilala. Kumbaga parang kaya nga sabi nga ni Ama Martiniano noon, maraming paliwanag sa mga sinabi ni Ama, na sabi niya, friend indeed when the time of need, friend before but now no more. So marami tayong paliwanag, ngunit ngayon po I can naiisip ko po dito na itong friend indeed, actually ito yung buhay at katawan natin, friend natin sila. But then bagay na kagaya niyan, tayo gagawin natin lahat ng gusto natin, mangangarap tayo sa lahat ng bagay na gusto natin, mga kapatid ko. Ngunit mga kapatid ko, pagdating ng panahon na sakalang natin maiisip ang Diyos na makapangyarihan, o sakalang tayo magpapatulong, tatawagin natin siya pag panahon na hindi na natin kaya ang mga bagay na nangyayari sa atin. Kaya nga po, dito sa marami po yung mga bagay, marami yung mga nangyayari po sa ngayon, mga kapatid ko, kagaya po ng isa sa mga usapan namin kahapon, kasi nga plano po ng gobyerno, mga kapatid ko, marami silang plano na tagalin daw ang 10, ano ba tawag dito, yung junior high, mga ganyan-ganyan. So, marami nagsasabi naman na paano naman yung mag-junior high, parang unfair, no? Pero sabi ko nga, sabi ng kapatid naman natin, ang totoo yung pinagmulan, wala naman pinag-aralan. So dito po mga kapatid ko, kaya nga, bakit nga ba kagaya niyan, lagi na sasambit, bakit ano bang gusto niyo, mag-aral pa, magnegosyo pa, magtrabaho pa? Yun yung mga bagay na ginagawa natin, kasi lahat ng gusto natin, napupunta lang dun sa yung gusto natin, yun yung ginagawa natin. So, kaya nga sabi nga, maraming naniniwala sa Diyos. Pero sa pagtitiwala natin ay paniniwala natin sa Diyos, mga kapatid ko, hindi natin binibigyan daan. Hindi natin binibigyan. Hindi natin binibigyan diin kung ano talaga yung gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga may isang kapatid noon na nagsasabi, yung mga nakagraduate, salamat sa Diyos, salamat sa magulang, salamat sa mga parent. Pero ang totoo, ang bagay ba na yon na ginagawa natin is pagkagustuhan nga ba yun ng Diyos?
Hindi po. Sapagkat ang nais po lamang ng dakilang lumalang ay kilalanin natin siya at tanggapin natin siya. Mga kapatid ko, so paano ang pagkilala sa dakilang lumalang? Mga kapatid ko, ito na, paano ang pagkilala natin? Kailangan nating alamin yung connection natin sa Diyos. Upang sa gayon, makita natin, kilalanin natin siya. Maraming nagsasabi, maraming kumilala sa Diyos. Bilang ang Diyos, mga kapatid ko, o kinilala nila ang Diyos na Ama. Ngunit wala silang alam kung paano kasaysayan ng Diyos kung paano siya naging Ama. O bakit siya Ama, mga kapatid ko. Kaya nga po, itong bagay na ito, kailangan nating unawain ito. Kaya nga sabi, kailangan kilalanin ang Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng anggulo, kailangan kilalanin natin ang Diyos. Paano natin kilalanin ang Diyos sa lahat ng anggulo? Makikilala natin sino ang Diyos sa atin. Mga kapatid, sino ang Diyos sa atin? Ang Diyos po na makapangyarihan sa atin, mga kapatid ko, ay siya po yung liwanag. Na ang liwanag na ito, mga kapatid ko, ay wala pong iba, kundi siyang dakilang lumalang. Alam mo, may babalik ko yung salita. Nasabi noon, may tinumagtanong sa akin, kung sinabi mo na ang Diyos ay liwanag, at ang Diyos na yan, nagkatawang tao kay Adan, at si Adan ay kanya, ang Diyos pumasok sa katawan ni Adan, sabi niya sa akin, wala na ang Diyos. Tinan mo ha? Noong panahon ayon, sinasagot ko siya, nasabi ko, alam mo ba yung Diyos, mayroon siyang, ang Diyos makapangyarihan, pwede siyang narito, pwede siyang nandun, pwede siya kung nasaan siya. Pero ngayon at lumiliwanag na po yung salitang, noong ba, hanggang ngayon, mga kapatid, kung titignan natin, sino nga ba ang kausap ni Ama Martiniano at ni Inay Conchita? Mga kapatid, kung titignan natin, sino ang kausap ni Ama Martiniano at ni Inay Conchita? Hindi ba sa mga, sabi niya, di ba? May kausap sila eh. Sino ang kausap? Ang pagkakaalam natin, ang kausap nila, yung Diyos na makapangyarihan. Ngunit, dito sa katuruan po ito, nililiwanag po natin na ang Diyos na makapangyarihan ay salita. So, ibig sabihin ng salita, hindi magsasalita. So, ibig sabihin, sino po yung kausap po ng dakilang lumalang? Ito po, mga kapatid ko, yung Diyos naging tao. Kaya mayroon na magsalita. Kaya kung titignan natin, maging noon paano nagsalita ang Diyos na makapangyarihan nung siya po ay nanahan na sa katawan ni Adan, sa kapalang. Kaya kung sasabihin mo, paano kinausap ng Diyos si Adan? Kaya nga, actually, si Ama Martiniano sabi niya noon sa akin, kausapin mo ang mata mo, kausapin mo ang tainga mo, kausapin mo ang ilong mo, kausapin mo ang puso mo, kausapin mo ang isip. So kumbaga, kailangan natin, bakit hindi natin marinig? Sapagkat tayo mga kapatid ko ay nababalutan ng pawang kasinungalingan. Anong kasinungalingan mayroon tayo? Ito po yung aral na binayaran. Ito yung karunungan mayroon tayo na may bayad. Mga kapatid ko, yung karunungan na may bayad, yun po ang bumalot sa atin na yun din po yung nagiging bagay na kung kaya hindi natin makita, hindi natin malaman kung ano yung mga bagay na yun. Mga kapatid ko, ano ang mga ito? Hindi natin alam. Bakit hindi natin alam ang mga bagay na ito? Sapagkat mga kapatid ko, tayo ay nababalutan ng pawang kasinungalingan. At ang kasinungalingan na yan, mga kapatid ko, siyang umiiral sa atin. Na ano ito? Yung karunungan natin. Ngunit hindi natin kinukuha, mga kapatid ko, yung karunungan na supos na nasa sa atin, hindi natin kinukuha yung punto baga na tayo yung nandito tayo. Yung karunungan na yung kikilala natin mismo ang Diyos. Pero hindi po ganun ang nangyayari. So ang katuruan po na ito, ipinapaliwanag niya po, ipinapakita niya po sa ating lahat kung ano po yung katuruan ng Diyos. Kaya nga, anong katuruan ng Diyos? Ang katuruan niya po ay siya pong iisang Diyos na makapangyarihan
na lumikha ng langit, lupa at katawan ni Adan. Ngayon, kikilalaan natin ang Diyos. Paano natin makikilala ang Diyos, mga kapatid ko? Makikilala natin o kikilalanin natin po ang Diyos. Sa pamamagitan, mga kapatid ko, na alamin natin kung sino talaga siya sa atin. Yung relasyon natin. Ngayon ang tanong, babalikan ko. Noong panahon na yan, noong nagkatawan-tawan Diyos, ibig sabihin, wala na ba ang Diyos sa langit? Wala na ba yung liwanag? Nandiyan pa naman yun ang sinabi niya sa akin. Ngunit tignan po natin. Mga kapatid ko, ang Diyos na makapangyarihan. Kung titignan po natin, yung sa kwento, noong unang panahon, sulumente lawag. Nga kunana, haang agkuti. Deta nga lawag. Kung kaya sulumente lawag, hindi natin alam kung nasaan talaga yung liwanag. Kasi hindi mo makita yung pinagmumulan ng liwanag. Kagaya mga kapatid ko, pagka panahon na makulimlim, maliwanag pero hindi natin makita kung saan nagmumula ang liwanag. Ngunit, mga kapatid ko, sa kapanahunan na yan, na wala pang, na hindi kumikilos yung liwanag na yan, mga kapatid ko, sa panahon na yan, narito ang Diyos naging tao. Ang Diyos naging tao ay nasa atin. Kapiling natin. Kaya nga may mga usapan po kami noon na sabi namin, noong unang mga kapanahunan, ang Diyos at ang tao ay magkasama-sama. No? Ngunit sa panahon na makasama nila ang Diyos, mga kapatid ko, hindi nila nakilala. Bakit? Kaya hindi nakilala ng tao. Kaya nga, sino yung Diyos na kasalamuhan ng tao? Kasi sabi niya, noong unang panahon, ang tao at ang Diyos ay malayang magkasalamuhan. Sino ang Diyos na kinasalamuhan ng tao? Ito po si Amang Adan, mga kapatid ko. Ngayon, kasalamuhan pa rin natin ang Diyos na siyang buhay natin, ngunit hindi natin makilala. Kaya nga, babalikan ko yung sinabi ko kahapon ng Sunday. Alam niyo ang totoo? Sabi ko nga sa Sunday, wala namang naitagong katuruan. Walang natalikdang katuruan. Sapagkat mga kapatid ko, 2016, I was claiming, and that was the truth. 2016 pa lamang, nakilala ang tunay na Diyos. 2016 pa lamang nagsimula na maipaliwanag at maipakilala ang tunay na Diyos. So wala silang itinago sapagkat wala din silang kaalaman. Kaya nga, kung titignan natin, bakit ganon? Kasi sinabi ni Ama Martiniano, nga kunana, awan tinakaam mo, awan nakaam mo iti Diyos. Kin awan tinakaam mo, kini Adan. So ibig sabihin, anong itatago nila, wala silang alam. Kaya pala ang sabi ng Inay Conchita noon, ang sabi niya, malaki ang kapatawaran na igagawad ng Diyos sa atin. Dahil ang mga bagay na ginawa natin, ang mga bagay na kinikilos natin, ay wala tayong kaalaman. Mga kapatid ko. Ngunit ang sabi ng Inay Conchita, sa panahong makilala na natin ang katotohanan, dito na, mga kapatid ko, dito na magkakaroon ng mas matinding bagay. Kasi sabi niya, dagitan mortal na basulo. Dagitan mortal na basulo. Ano ito? Talagang matinding kasalanan na. Kaya nga sabi ni Ama Martiniano, mga kapatid ko, sabi niya, one dream, three point. Ngem iti panagbasol mo, iti maysa, pagbasulam aming ida. Mga kapatid ko, iti maysa nga panagdayaw mo, mga kapatid ko, dinayaw mo aming ida. Ngem iti maysa nga hamu dinayaw, kaya hamu am mo, hamu ida amaan mo, amanin. Imagine mo, ibig sabihin, tunay na walang nakakilala sa Diyos kasi walang kumilala sa Diyos. Wala din kumilala kay Adan at walang nakakilala kay Adan. Anong pagkaalam ng tao kay Adan? Ang pagkaalam ng tao kay Adan, si Adan, mga kapatid ko, ay nakasala sa pamamagitan ng mansalas. Si Adan ay galing sa lupa. Yan ang pagkaalam ng tao.
kaya mga ngunit sabi ko noong 2016 mga kapatid ko, ito na dumating na yung punto na nakilala at maipakilala na kung sino talaga si Adan. Dito pa lamang, kaya nga kung titignan natin, paanong walang nakakilala kay Adan? Sapagkat wala din nakakilala sa Diyos. Sapagkat tanging sa Diyos lamang, sa pagkilala at pagkaunawa natin sa Diyos, dito pa lamang natin mabubuksan at malalaman kung sino talaga si Adan. Bakit napakahalaga? Mga kapatid, kung makilala natin si Adan, sapagkat si Adan ang patunay na may Diyos. Bakit napakahalaga na makilala natin si Adan? Sapagkat si Adan ang Diyos naging tao. Siya ang nakaganapan ng pamilya sagrada. Siya ang kaganapan upang magkaroon ng pamilya ang Diyos. So, paano makikilala? Kaya nga kung titignan natin, ang Diyos ang magpapakilala kay Adan at si Adan ang magpapakilala sa Diyos. Paano natin makikilala? Paano ipapakilala ng Diyos si Adan? Yung sa salita. Ano ang Diyos? Ang Diyos ay salita. Pumunta tayo sa magandang usapan, pumunta tayo sa mahabang paliwanag. Ang Diyos po ay berbo. Na ang berbo salita, bigkas wika. Sa u, balikas bitla. Yan ang Diyos. Kung kaya't ang lahat ng bagay na linikha ng Diyos ay nagmula sa salita. Sapagkat ang Diyos ay salita. Mga kapatid ko. So kumbaga, sa pagkilala na natin sa Diyos na siyang salita, mga kapatid ko, makikilala natin, malalaman na rin natin kung paano siya naglikha. At makikilala na rin natin ng lahat ng kanyang mga nilikha ay galing sa salita. Magbuhat sa salita. Kaya nga noong paman, may mga sinasabi si Ama, si Inay Conchita. Tinan mo, na walang nakapansin. Anong sabi ng Inay Conchita? Ang sabi ni Inay Conchita, ako ay si ako, galing ako sa wala. Tinan mo. Anong sabi niya? Tinan mo, bukat-katin mo yung bibig mo, bukat-katin mo yung buhanga mo. Walang Diyos dyan. Kaya nga sabi, ako ay si ako, galing ako sa wala. Sapagkat ang salita ay galing sa wala. Hindi mo malalaman kung saan magmumula. Kaya nga nung mga panahon na narito si Ama Adan sa lupa, mga kapatid ko, makikita natin, malalaman natin, makikilala natin na ang liwanag ay wala din pinagmumulan. Sapagkat ang liwanag, mga kapatid ko, ay wala po siyang ring. Wala siyang ring. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag panahon na makulimlim, hindi natin makita ang ring of light. Hindi natin makita ang araw. Hindi natin makita talaga kung saan nagmumula yung liwanag. Pero maliwanag siya, mga kapatid ko. Sa panahon na mag-open na, mga kapatid ko, makikita na natin yung araw, mayroong, yung liwanag, mayroong pinagmumulan. Ano tong liwanag na? Saan nagmumula ang araw? Ay saan nagmumula ang liwanag? Nagmumula siya sa araw. Paano natin malalaman na sa araw nagmumula? Sapagkat mayroon na siyang ring of light. Kaya doon po sa aming himno, iti kunana, daydayawak nga langit. Daydayawak nga lawag magsiserbi ka na kayo. Kunana, tangadon kayo ti katatawag. Ito na. Nagkaiba ba yung raraman nga lawag magsiserbi? Magkaiba ba yung tangadon tayo ti katataod, yung katataod. Ito kasi mga kapatid ko yung pagsibol ng liwanag sa umaga. Mga kapatid ko, at makikita natin ang paglubog ng araw sa hapon. Papaano natin malalaman? Dahil may ring of light. Kung kaya't nung mga kapanahunan na yon, mga kapatid ko, hindi natin makita, hindi natin maipaliwanag, at hindi mapatunayan kung ano talaga. Kaya nga sabi nga, anya iti Diyos. So mga kapanahunan na noong nagsasaysay si Amang Adan, ang mga bagay na yan, kanya ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Saan ang Diyos? Lagi niyang tinuturo sa taas. Lagi niyang tinuturo ang taas. Yan ang Diyos. Saan ang Diyos? Napakaluwang ng kalawakan. Paano ituturo ang Diyos? Ganyan din si Ama Martinian. Ganyan din si Inay Conchita. Pag tinukoy ang Diyos sa kalangitan, sa kalawakan niya tinutukoy. Ang tanong mga kapatid ko, alin talaga diyan ang Diyos? Ang Diyos ay liwanag.
na siyang nasa sa atin. Mga kapatid ko, nasa labas ng ating katawan at nasa loob ng ating katawan. Bakit sabi ko nasa labas ng ating katawan? Sa makita mo yung liwanag. Sa loob ng katawan, makita mo yung kaliwanagan. Mga kapatid ko, kaya yung liwanag o ang liwanag, mga kapatid ko, ito po, mga kapatid, yung bagay, ito yung pagpupugay natin, kikilalanin natin ang Diyos. At sa pagkilala natin sa Diyos, mga kapatid, dito natin makikilala si Adan. Mga kapatid, kaya nga ngayon na, pag tinanong mo, paano nilikha ng Diyos ang langit? Pag sinasabi, dahil sa kapangyarihan. Paano ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi nila talagang ma-specify kung ano yung kapangyarihan. Kaya nga yung sabi ko sa inyo, mayroong iisang Diyos na mayroong iisang kapangyarihan. At ang kapangyarihan ng Diyos, saklaw niya tayong lahat. Imagine mo, iisa lang na saklaw natin niya tayong lahat. Ano bang liwanag buhay at liwanag buhay at pag-ibig? Ang liwanag buhay at pag-ibig ay salita. Mga kapatid, ang buhay ay hindi mahawakan. Mga kapatid ko, ngunit yan, kaya nga sabi nga, paliwanag na, paano mo malalaman na may buhay? Kasi mayroong nagsasalita. Kasi mayroong kumikilos. Mayroong kumikilos. So, paano natin mapapatunayan na may Diyos? Sapagkat may kumikilos. At ang kumikilos na yan, mga kapatid ko, yun yung bagay, yun po yung mga, yung kumikilos po na yan, sila po yung nagpapatunay na may Diyos. Mga kapatid ko, sila, kaya po mga kapatid ko na, kung titignan po natin mga kapatid ko, kailangan natin maunawaan, anong ang Diyos? Ang Diyos, mga kapatid ko, siya po, mga kapatid ko, siya po yung liwanag. Ngayon pa, paano natin mapapatunayan? Ito yung liwanag. No? Ito yung liwanag. At ang liwanag na ito, mga kapatid ko, nasa atin sa pamagitan ng kaliwanagan. Kaya nga, kung si Ini, pinansin pa kahapon, at pinansin nung last week, paano yung usapan na awanan iti Diyos iti tao? Sapagkat walang pagkakilala sa Diyos. Mga kapatid, walang pagkakilala sa Diyos. At walang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Kung kaya't sinabing, wala na ang Diyos sa tao. Mga kapatid, wala ang Diyos. Kaya ito ngayon ipinapakilala namin. Ngayon sinasabi ko diretso. Kasi nga, nung ang Diyos ay naging tao na siya, kaya ito yung pinapakatindi. Kaya nga sabi, pagkaalam kung sino talaga, mga kapatid ko, si Amang Adan. Na si Amang Adan, mga kapatid ko, siya po, mga kapatid ko, yung Diyos naging tao. Paano natin mapapatunayan na si Adan ang Diyos naging tao? Mga kapatid ko, dahil ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid ko, ang kapangyarihan ng Diyos ay siya po, mga kapatid ko, ang nakay Adan. Ang kapangyarihan po ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung sinasabi lagi, nga kunana, kabsat itiyawag mo kanyak, tadapay amakin ina nga makaam mo kanyata. Ito yung lihim na napakalalim. Na lagi po itong tinatalakay, lagi nilang re-repeat. Kaya pinapatunayan po nila noon, sabi nila, nga adapay ti Diyos, adapay ti Ama, ken ina nga makaammo kadata, mga kapatid ko. Ito po, mga kapatid ko, yung tinatawag po natin. Ano ito, mga kapatid? Ito, mga kapatid ko, dito pa lang natin maintindihan na, sabi ko sa inyo noon, ano ba yung nasa loob ng salitang ito? Ang nasa loob po ng salitang ito, mga kapatid ko, ay yung magaganap. Sapagkat sabi ko nga, walang ibang nakapagpatunay, mga kapatid, walang ibang nakapagpatunay sa Diyos. At walang ibang nakapagpatunay yung pagtahan ng Diyos sa katawan.
katawan ni Adan, kundi ang langit at lupa lamang. Kaya yung salita, mga kapatid ko, nasabi, at da amakin ina nga makaamuka dapat. Mayroong bagay silang patutunayan. Kung kaya nga kung titignan natin, kung iisipin natin, parang kumbaga, ang tao, parang ginagamit niya yung salitang yun. Na yung salita na yun na ginagamit niya, hindi nila maipaliwanag. Kaya sabi ko, ginagaya. Kaya tingnan, bakit noong una pa lamang sinabi ni Amang Adan na at dapat iti amakin ina nga makaamuka niya pa? Ito'y bagay na magaganap sa hinaharap. Ano ito? Kaya nga yung isang kapatid din natin, kanyang sinasabi, sino ba yung ama at ina na tinutukoy? Ito ang langit at lupa. Ngayon, isa pa, mga kapatid ko, sino ba tayo? Tayo yung anak ng langit at lupa. Tayo yung anak ng langit at lupa. Tayo yung anak ng ama at ina. Imagine mo yun. Tayo po yun. Mga kapatid ko, sabihin tayo ang anak ng ama at ina, papaano yung gagawin natin? Kilalanin natin sila. Na yun din, kaya nga, kung tutukuyin mo, sabi ni Adan noon, at dapat amakin ina nga makaamukan niya ta. Kasi sa inaharap, tayo ay tatawag ng ama at ina sa langit at lupa. Tayo ay tatawag ng ama, mga kapatid ko, sa langit. Sa anong paraan at bakit? Sapagkat, mga kapatid ko, ang langit ay buhay at ang lupa. Ito na kaya nga sabi nga. Ito yung aming sinasabi po sa inyo. Sa promised land, yung sinasabi pa rin nila, binubuhay tayo ng langit at lupa. Sa pamamagitan na yung ating mga tanim, ay mayroon yung bendisyon, yun yung tugo. Yun yung rain. Yung pa rin. Ngunit tayo, dito sa motherland, hindi ko sinabing mali yun. Kasi sa kalusalukuyan, totoo naman yun. Ngunit noong unang panahon, hindi totoo yun. Hindi tayo binubuhay at hindi tayo binubuhay ng langit at lupa sa pamamagitan ng pagkain at sa pamamagitan ng rain o ng ulan. Hindi po. Ngayon totoo, pero noon hindi totoo yan. At sa hinaharap, hindi rin magiging ganun. Paano? Sapagkat pagdating ng araw o noong unang panahon, hindi pa naman sila kumakain. Mga kapatid ko, kaya magsabi noon, when a sister na makibibiyag tayumet, diyan tiinang tayo, kitnuamit mangan tiinang tayo, mataymit tiinang tayo, matay tayumet. Kaya nga sabi ko, totoo ngayon yan. Yun ang pinatutuhanan, kumakain tayo. No? At kung walang petisyon, mga kapatid ko, kahit anong gawin natin, mahihirapan tayo. Kung kaya't, mga kapatid, kung kaya, sabi ko, katotohanan ngayon yan. Ngunit noong unang panahon, noon, panahon ni Amang Adan at Nina Eva, nakapiling natin sila, hindi yan totoo. Dahil hindi tayo kumakain noon. At lalong walang rain noon, mga kapatid ko. At sa inaharap, mga kapatid ko, hindi rin totoo yan din ang pagkain natin, ang magiging connection natin sa langit at lupa. Hindi. Sapagkat sa darating na panahon, mga kapatid ko, hindi rin tayo kakain. So, ngayon lang totoo yan. Kaya nga kung titignan natin, balikan natin. Paano nga rob? Ano nga rob ang mangyayari? Pagdating po ng panahon, mga kapatid ko. Pagdating ng panahon, tayo na lamang ay babalik sa dati na sa pamagitan ng ating paghinga, tayo, mga kapatid ko, ay mabubuhay. At yung connection natin, mga kapatid ko, sa langit at lupa, connection natin sa Diyos, ito yung buhay at katawanan. Sapagkat ang ating ina ay nagmula sa lupa. Nagmula sa kapirasong lupa. Si Ina Eva ang lupa naging tao. Kaya nga mayroong salita. Si Ina Eva, hindi siya tunay na tao. Siya tunay na tao? Itong si Amang Adan. Bakit? Sapagkat si Amang Adan, tunay na tao, tunay na Diyos. Paano naging tunay na tao, tunay na Diyos? Si Amang Adan, tunay na tao si Amang Adan sapagkat siya ay lalaki. Tunay na Diyos si Amang Adan sapagkat ang nagpapakilos sa kanya, ang bumubuhay sa kanya, ay ang dakilang lumalang. Bakit hindi tunay na tao si Ina Eva? At lalong hindi tunay na Diyos si Ina Eva. Sapagkat si Ina Eva ay isang bulaklak na sumibulan.
Sabagkat mga kapatid ko, si Ina Eva ay hindi nagmula sa Diyos, kundi nagmula siya sa lupa. Kaya tunay na tao at hindi tunay na Diyos si Ina Eva. Kung kaya't sabi nga, mga kapatid ko, dito kailangan nating unawain. Kaya laging, kung sinasabi ko sa inyo, yung pagkilala, yung pag-unawa natin sa katotohanan, dito tayong dito na yung bang sinasabi nila na ang katotohanan ang makapagpapalaya sa atin. Anong katotohanan mayroong, anong katotohanan ang makapagpapalaya natin sa atin? Yung pagkaintindi at pagkakilala natin sa Diyos. Paano natin kikilalanin ang Diyos? Dito pa lamang, ang Diyos hindi tao, kundi kikilalanin natin ang Diyos, na ang Diyos, mga kapatid ko, ay siya po, mga kapatid ko, ay bigkas, salita, bigla. Wake up, mga kapatid ko. Ang Diyos, mga kapatid ko, ay salita. Pagdating ng panahon na bumalik si Amang Adan sa piling natin, ang ring na yan ay mawawalang muli. Imagine mo, mawawalang muli ang ring na yan. So, papaano natin makikitang muli ang pinagmumula ng liwanag? Wala na, kaya nga tignan mo, mga kapatid ko. Noon, kung tignan mo, mayroong pang salita si Inay Conchita. Papaano yung sinasabi ni Inay Conchita nga kunana, tipog nung alawag at iso dahito yung adaga? Mga kapatid ko. Sapagkat, mga kapatid ko, apay nga kunana, tipog nung alawag at iso dahito yung adaga. Sapagkat, dito'y daga, tinagapuan ang tiina. Matiin na naggapuan ng tayuan. Mga kapatid ko, isungadeta tipid mong alawag. Kaya nga sabi ko ano ang sa inyo. Yung sinabi nila sa akin, anya tipudno, anya tikabalinan, itila, itilawag, ayat kenbyag. Itikabalinan, tilawag, ayat kenbyag, isudayta ni Adan. Nga ni Adan, kapsat, tinamarswa kin ni Eva. Kasanuna nga pinarsuwa kin apay nga pinaparsuan. Pinarsuwa na o buon tipat gaputa iti Diyos kin ni Adan noong pa lamang nagmaymay sa Adan. Nagkaisa na si Adan at eto mga kapatid. Nga iti pinagmaymay sa ni Adan kin Eva. Kapsat. Dito ay kapsat ko. Nga nagbuo iti pamilya. Uno dito yun nga pinarsuana ni Ada, ni Eva. Doon niya po nilika. Yun yung rason kung paano niya nilika. Mga kapatid ko. Pero yung salita, anya di kabalinan, tilawag ayat timbiyan. Isuday ta ni Ada. Pero doon sa promised land, ang sinasabi pa lamang nila, kaya nga tingnan mo ha. Ang salita po, kung ang salita ay tunay, mga kapatid ko, kailangan din nasa sa atin yung tunay na kwento ng salita. Bakit? Sabagkat, kaya nga sabi ko nga, sabi din ng kapatid, nanarinig nila. Nanarinig yan. Magkahit nasa sa iyo ang katotohanan, kung wala sa iyo, no? Ang katuwiran, ang mga katotohanan mayroon ka, ay magiging pawang kasinungaling. Dinam. Lahat ng tao na kaalam sa Diyos, yan ay tunay. Yan ay tunay. Ngunit, sa bagay na yan, yan ay tunay, ano ang Diyos? Dinam mo. Pag tinanong ano ang Diyos, wala sila sa katuwiran, wala sila sa kaalaman kung ano ang Diyos. Kaya, kung kaya't mga kapatid ko, ang katotohanan na yan na Diyos ay nagiging kasinungalingan. Bakit? Sapagkat hindi nakilala ng tao. Paano masasabing hindi nakilala ng tao? Kasi hindi nila yung kwento ng Diyos. Ngayon darating na. Okay, sasabihin nyo siguro, ikaw, ngayon sinasabi mo na may Diyos. Sige nga. Diyos pa din ang sasabihin ko. Ngunit ang Diyos na itong salita na ito na, may katuwiran na. Nasa akin yung katuwiran. Ano ang Diyos? Ang Diyos ay liwanag, buhay at pag-ibig. Kaya yung sinasabi ni Elis Uriano na ang Diyos, kanya, ay may matres, pinaglihin niya, ipinanganak niya si Jesus o si Kristo. Mga kapatid ko, yan ay napakalaking kasinungalingan.
mga kapatid ko. Sa pagkaraan Diyos ay hindi tao. Imagine mo yan. O paano magkakaroon ng matres? Kaya ngayon sabi ko, okay, pero sasabing, baka pangyari yan. Pwede siya. Pwede. Pwede nga. Pero hindi niya kailangan. Mga kapatid, hindi niya kailangan. Sapagkat kung titignan mo, ang tunay na usapan ay pamilya. Pamilya po. Ngayon, kung gagawin ng Diyos yan, na siya solo-solo na maglikha, hindi na magaganap yung pamilya. Mga kapatid, hindi magaganap ang pamilya. Sapagkat, kaya nga, mayroon yung sinasabi nila na, kung pwede naman pala, manganak na lang basta yung lalaki. O di ba, bakit pa siya mag-aasawa? Kaya ding manganak na lang basta, magbuntis na lang basta ang babae. Na siya lang, walang pakialaman lalaki. E bakit pa siya mag-aasawa? Hindi po. Kaya masabi nga, yung ating pong pagkilala mismo, ito yung pamilya. Kaya nga, alam nyo, mayroon ding salita si Ama Martiniano doon sa, hindi ko kasi masyado itong, sila sinasabi nila, na family, discipline begin at home. Ang disiplina ay nagsisimula sa pamilya. Pero, hindi nagsisimula sa pamilya. Ang disiplina ay nagmumula sa tahanan. Pero ang tanong, sinong tumitira sa tahanan? Ang tumitira po sa tahanan ay pamilya. Kaya nga, mayroong kaibahan ang bahay sa tahanan. May kaibahan ang home sa house. Magkaiba. Kasi ang bahay ay bahay lang. Ngunit ang tahanan, isang bahay na mayroong nakatira dito na pamilya. Ganun po yun. Kaya nga, dito po natin, ano ba itong mundo na nilikha ng Diyos? Ang nilikha ng Diyos na mundo ay tahanan. Mga kapatid ko, tahanan ito. Na ang bubuo at pagmumula ng pamilya ay siya din. Siya din, mga kapatid. Paano siya din? Sapagkat siya mismo yung naging tao. Tingnan mo yung lihim nung kwento ni Adan, yung salita naging tao. Ano yung katawan ni Adan? Ito ay nagmula sa salita. Mga kapatid, salita si Adan. Yung katawan niya is salita. Nabuo sa salita. Nalikha sa pamamagitan ng salita. At ano anong nagpagalaw sa katawan ni Adan? Mga kapatid ko, gumalaw ang katawan ni Adan. Mga kapatid, sa pamamagitan mismo din ng Diyos na makapangyarihan na siyang lumikha sa kanya. Kaya nga sabi ko, doon sa punto bakit hindi nila nakilala si Adan, sapagkat mismo hindi nila nakilala ang Diyos. Kaya hindi nila nakilala si Adan. Mga kapatid ko, ano ang Diyos? Ang Diyos ay salita. Mga kapatid ko, being ang Diyos ay salita, hindi nila mabuksan ito. Ngayon, being hindi nila mabuksan ang salitang yan, kung kaya, mga kapatid ko, hindi rin nila maunawaan. Kaya nga hindi na, kaya nga sabi nga, the truth will set us free. Ngayon, what is the truth? Anong katotohanan? Ang katotohanan po ay ang Diyos. At ano ang Diyos? Ang Diyos ay salita o ang Diyos ay verbo? Kaya nga sabi ng kapatid natin isa, ang Diyos ay kanya ay verbo at walang kwento. Totoo! Walang kwento siya. Bakit at paano? Sabi walang kwento ang salita. Ngunit sa paglikha ng salita, dito pa lamang magkakaroon ng kwento ang salita. Magkakaroon ng kwento ang salita. Sa pamamagitan ng salita din. Dahil sa salita. Kaya nga, dito po, isang kapatid, nagre-reklamo sa akin. Kasi nung Sunday, ipinaliwanag ko po, nasabi ko, mga kapatid ko is ganito, tayo ay tagalangit. Tagalangit. Kasi nagmula tayo sa langit. Ngayon sabi niya sa akin, kung tayo e kanya ay tagalangit, e kanya, di pwede tayong bumalik sa langit. Kasi sabi niya, kung tayo ay tagalangit, e kanya sa akin,
Ano ba sabi? Ang taong hindi malunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Kaya sabi niya, so kailangan talaga bumalik tayo sa langit. Ngayon sabi ko sa kanya, ang langit kasi ay buhay. Pag bumalik ang buhay sa langit, hindi niya pwedeng kasama ang katawan. Hindi niya pwedeng kasama. Ngamin, lasag kang darakat ang mamabaling diyan. Kaya nga tumating sa atin yung langit, nasa atin yung buhay, upang ang buhay at katawan ay magkasama sila. At saan magkakasama? Kaya nga sabi ni Amo Martiniano, mga kapatid ko, nagkaroon ng malaking kasalan. Ngunit walang nakaalam, walang kumilala at walang nag-celebrate ng kasalan. Sino nagpakasal? Ang buhay at katawan. Mga kapatid, ito ay magaganap paglabas ng tinatawag na sanggol sa sinapupunan ng ina. Ano yan? Yan yung tinatawag ng inay Conchita at ni Ama Martiniano na birthday, kaarawan. Dito po sila tunay na magkasama na sila. Solo na sila eh. Kaya may nagsasabi, kailangan mong tulungan daw. O may nagsabi sa akin noon, nasabi niya, mas marami daw supos ang itulong mo dun sa bagong panganak. Sabi nila, kaysa yung namatay, kasi yung namatay, hindi niya nakakailanganin. Pero yung bagong panganak, eh kanya, kaya mayroon sa Chinese eh, style sa Chinese, na pagka dumalo ka sa bagong panganak, kailangan, mayroon kang, hindi lang yung, basta pag dumalo ka sa bagong panganak, mayroon, sa kanila kasi mayroon packet, ibibigay mo yan. Regalo sa bagong panganak. Basta bumisita ka sa bagong panganak. Kaya nung panahon na yan, kaya nagkaroon ako ng mga, ano ba tawag dito? Yun din, yung ugaling na yun, medyo na nakuha ko din. Na hindi ka pwedeng dumalaw sa bagong panganak na wala kang regalo. Kasi good luck yun eh. Good luck mo yun kasi bagong sanggol. Good luck niya din yun kasi syempre binigyan mo siya. Iyan ay isang responsibilidad. Yun yung sinasabi na responsibilidad yan. Pero minsan, sinabi din nila, the gift is not always not always na na-prepare and at nakalagay na makikita. It's not a thing, I mean. A gift is not always a thing. Ang regalo ay hindi laging isang bagay. Sapagkat ang pinakamahal na regalo ay ang panahon ng bawat isa na itutukoy, na ibibigay, mga kapatid. Yun po. Yun po yung kahulugan, yun po yung bagay. Bakit napakahalaga? Siyempre, mas mahalaga. Kaya nga, doon sa simbahan noon, sabi nila noon, yung mga nanganganak ng binyag, sabi nila, hindi lang ang panganganak, alam nyo ba yung, ano ba yung responsibilidad ng ninong at saka nina? Ganyan sila eh, sinasabi nila. Na ang bata, eh kanya, pagka naging anak mo yan ng binyag, ikaw yung second mother niya, ikaw yung second father niya. Na hindi lang sa Pasko, hindi lang sa December 25 at sa birthday niya, mo siya bibigyan ng regalo. Kundi kailangan, lagi mo siyang binibigyan ng panahon mo. Imagine mo yan. At pag dumating na sa punto, ito na pa, tingnan mo. Ang daming bagay na dumating sa atin. Pag ang bata ay nag-aral na, ang nanay at tatay niya sa paaralan ay yung teacher niya. Pero huwag nating kalimutan yung unang nanay at tatay natin. Na yan ang mga magulang natin. So kumbaga parang ito po yung ating pong pagsasaysay, mga kapatid, na ano nga ba o papaano nga ba ito? Ito po, mga kapatid, ay bagay na pag-uusapan natin. So, babalikan ko. Yung sabi ko na tagalangit tayo. Tagalangit kasi yung buhay. Mga kapatid ko, tagalangit po yung buhay. So, being tagalangit yung buhay, pero yung katawan tagalupa eh. Kaya sabi nga, yung pagpapakasal ng buhay at katawan, naganap dito sa ibabaw ng lupa. Imagine mo, kaya nga nabuo tayo sa pawang pag-ibig. Pag-ibig ng ama at ina, pag-ibig ng langit at lupa. At tayo ay nabubuhay dahil sa pag-ibig. Nang pag-ibig na yan, ay siya po yung ating buhay.
Kaya sabi niya, ano yung katotohanan? Ang katotohanan po ay Diyos. At ano ang Diyos? Paano naging totoo ang Diyos? Sapagkat siyang liwanag, buhay at ang pag-ibig. Na siyang yung at siyang bumubuhay sa atin. At ang bagay na iyan, mga kapatid, yun yung bagay na kailangan unawain natin. Ang mga bagay na iyan ay pawang mga salita na sa atin lamang at sa atin magaganap ang mga salitang yan. Paano natin gaganapin ang mga salitang yan? At paano gumaganap sa atin ang mga salitang yan? Dahil tayo ay buhay. Tayo ay buhay. At tayo ay mabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ngayon, kung gusto natin bumalik sa langit, kailangan maghiwalay ang buhay at katawan. Pag naghiwalay sila, kawawa ang katawan. Bakit kawawa? Kasi maaagnas ang katawan. Sapagkat ang buhay ng katawan ay ang ating buhay, ang ating hininga. Kaya kailangan lagi sila magkasama. Kaya nga sabi ni Amo Martiniano noon, nagasat ti agasawa, kuna na nga, agsinada, parehas na nga si Bibiyan. Hindi yung sinasabi ko paghihiwalayin kayo ay hindi. Kasi ang mag-asawa na hindi magkaunawaan, pag ang mag-asawa hindi magkaunawaan ay kanya, mas maganda na maghiwalay sila. Kasi kung hindi sila maghihiwalay na buhay, maghihiwalay sila sa kamatayan. Yun yung pinakamatindi. Kaya sabi ni Ama nun, napintintas. Ganun. So kumbaga, kaya nga sabi nga din, babalik dun sa punto. Sabi ni Ama noon, America always commit mistake. Bakit always commit mistake? Sapagkat sa America, unang-una sabi niya noon, nagkaroon ng batas ng diborsyo. Mga kapatid. At ang magdiborsyo, maghihiwalay na ang mag-asawa. At pag naghiwalay ang mag-asawa, ito ay diborsyo. Pero sa Diyos, ang paghihiwalay o ang diborsyo ng mag-asawa ay kamatayan. Kaya sabi nila, kamatayan na makakapaghiwalay. Pero hindi nila alam na yung mag-asawa na yan, na magkakaroon ng kamatayan pag naghiwalay, ito yung katawan at buhay. Sino nga pa naman kasi nakakaalam na buhay natin at katawan natin ay mag-asawa sila? Walang nakaalam. Kaya nga si Ama Martiniano at Inay Conchita lang nakapagpaliwanag. Sabi niya noon, kasi sabi niya noon sa akin, mga kapatid ko, amo kong tinubyo. So noon panahon na yan, amaawan at daitinubyo. Ngayon, noon na pinaliwanag niya sa akin, hindi niya pinaliwanag, kasi hindi ko rin naintindihan eh. Sinabi niya, yun yung right word. Exact word ko, dun sa punto na yun, sinabi niya, pero hindi niya pinaliwanag. Kailan ko pa lamang nalaman yung kapaliwanagan nito? Ngayong kapanahunang. Mga kapanahunang ito. Pero nung panahon na kami ay nag-uusap ng Ama, wala siyang ipinaliwanag sa akin sapagkat ang ginawa ng Ama, pawang salita lamang. Sa pamamagitan lamang ng pang-unawa at kaalaman, dito lang magkakaroon ng kapaliwanagan. Ngunit, walang ipinaliwanag ang Ama Martiniano, pero marami siyang mga sinabi sa akin. Bakit niya sinabi? Hindi naman niya sinabi, Ama at Ina. Ang Ama ay siyang buhay at ang Ina, sabi niya, ay siyang katawan natin. Bakit po? Paano po? Wala siyang sinabi kung paano. Another salita naman niya, saan tayo nagmula? Nagmula tayo sa dalawang pag-ibig. Ang nanay at tatay natin, nag-doing-doing, they never know the meaning. Pero ngayon, doing-doing, you must know the meaning. Hindi na naman niya pinaliwanag yan. Iyan na naman, mga kapatid ko, ay mga salita niya. Ngunit kung balikan natin yan, yung mga salita ng Ama, yun ay mga kapaliwanagan. Pero dahil hindi natin naiintindihan at tayo ay nagkakopya lamang ng salita ng Ama atin, kinukopya lang natin, tayo sabi na natin, ipinaliwanag. Pero hindi niya pinaliwanag. Kasi kaya nga ganyan. Anong kapaliwanagan ng Diyos? Anong kapaliwanagan? Sasabihin sa'yo, mali yung tanong mo. Kasi ang tanong ng Ama, anong kahulugan ng Diyos? Anya kabalin ng Diyos?
Hana nga din, hana nga imbaga nga, anya ti kapalawagan ti Diyos, haan nga imbaga. Or wala ding tanong yan, anya ti kapalawagan ti Diyos, haan nga imbaga. Tati, question na lang, anya ti kabalinan ti Diyos. O, tinan mo, anya ti kabalinan ti Diyos, yan yung salita ng Ama, pero nga imbaga, anya ti kapalawagan ti Diyos, haan nga imbaga. Wano anak question, di dyan nga sarita. Anak winestyo, mga kapatid. So, paano yan? Kaya hindi natin alam yung kapaliwanagan. Anong kapaliwanagan ng Diyos? Mga kapatid ko, itong pamilyang ito. Itong pamilyang mayroon tayo. Na ang pamilyang yan, hindi rin natin alam kung saan nagmula. Na ang pamilyang yan, mga kapatid ko, hindi rin natin alam kung paano nagbuo. At ang pamilyang yan, hindi rin natin alam ang kasaysayan. Ngunit sa ngayon, sa pamamagitan ng salita ni Ama, na ang Diyos ay liwanag, buhay at pag-ibig, magkakaroon ng kapaliwanagan ang salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid ko, ang kahulugan po, ang kasaysayan ng Diyos ay napakalawak. Kaya lagi mo sinasabi sa inyo, hindi yung nakita mo ang Diyos, hindi yung narinig mo ang Diyos, hindi yung nabasa mo ang Diyos, alam mo na ang Diyos. Kaya nga sinasabi ko, hindi ko sinasabi na mali yung sinabi ni Elis Oriano na mayroong ubaryo. O kailangan, kaya niya ngang magbigay, kaya niya ngang ibigay ang ubaryo sa mga babae, wala, hindi ba karapat-dapat na mayroon din siya? Naibigay niya ngayong mata, hindi niya wala siya mata? Hindi po ganun. Kasi ang ubaryo, kasi ang mata, kasi ang katawan, sa tao yan. Eh, ang Diyos, hindi naman siya tao. Yun ang hindi naunawa, kaya yung hindi nakita ng, kaya nga yung ipinakilala nila sa atin na Diyos na tao. Kaya sabi ko sa inyo, ang salitang Diyos ay katotohanan. Ngunit wala po, mga kapatid ko, yung katuwiran at kapaliwanagan doon sa Diyos na salita na mayroon kayo, paano nyo mapapatutuo yung Diyos na yan? Kaya po dito din, sa mga sinabi, tinuran, kwento ni Ama Martiniano, dito natin makikita yung katuwiran ng bawat salita. Kaya nga yung katuwiran ko din na si Adan galing sa salita, sapagkat ang Diyos ay salita. At lahat ng bagay na linikha ng Diyos ay galing sa salita. Wala siyang nilikha na nagbuhat sa anumang bagay, sapagkat siya na tanging Diyos. Tanging siya lamang, mga kapatid ko, ang lumikha. At ngayon mapapatunay, ito na rin yung patunay. Si Adan, tunay na tao, tunay na Diyos. No? Sapagkat kung hindi natin mapapalabas na si Adan, tunay na tao, tunay na Diyos, siya ang replika. Oh? Siya ang mostra ng Diyos na makapangyarihan. Hindi tayo po pwedeng magtawag o hindi natin pwedeng i-claim na tayo anak ng Diyos. Sapagkat kailanman ang Diyos, mga kapatid ko, ay hindi magkakaroon ng anak sapagkat siya ay Diyos na walang katawan na tao. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid ko, ay siyang liwanag, buhay at pag-ibig. Para karoon ng katawan na tao, ang liwanag, buhay at pag-ibig, wala. Ngunit magkakaroon ng katawan, ang liwanag, buhay at pag-ibig, sa pamamagitan ng pag-ibig, yun na yung doing, you don't know the meaning. Ang kaliwanagan at katuwiran ay nandun din sa salita ni Ama Martiniano at inikunji. Ngunit kung hindi natin kayang dampotin at unawain ang mga bagay na ito, sabi ko sa inyo nyo, kagaya ng isang bahay, ang karpintero ang gagawa. Ipoposisyon niya ang mga bagay kung saan nararapat, doon niya ilalagay. Ngunit ang salita mismo, hindi mo ipoposisyon kung saan. Kasi ang salita, mismong siya ang kikilos. At mismong ang salita, ang hahanap at pupunta dun sa kanyang kalalagyan. Kagaya ng kwento, mga kapatid ko, na sabi, ang Diyos na makapangyarihan, ang liwanag, buhay at pag-ibig, siya mismo yung papasok. Mga kapatid, siya mismo. Siya mismo po yung bagay na
tutugon kung saan siya. Siya mismo. So kaya nga, dito yung pangunawa natin, yung pagkakilala natin. Tunay galing tayo sa langit. Ngunit, hindi kailangang tumira tayo sa langit. Sapagkat kung doon tayo titira, walang katawan. Magkakaroon na ng diborsyo ang katawan at buhay. Kaya nga pumaroon ang buhay sa atin upang magkaroon ng pamilya. Ganyan din ang dakilang lumalang. Kaya nga pumaroon dito sa ibabaw ng lupa. Pumarito. Mga kapatid ko, pumaroon malayo pala dito. Kaya pumarito. Ang dakilang lumalang. Ulitin ko. Kaya nga ang buhay pumarito sa atin at pumaroon sa inyo. Kasi malayo tayo, magkakalayo kayo. Pero sa amin, pumarito yung buhay. No? Kaya pumarito yung buhay upang magpakasal sa katawan. Upang magkaroon ng pamilya. Mga kapatid ko. Sabihin, ganon. Ganyan din ang dakilang lumalang na siyang liwanag. Pumaroon dito, pumarito dito sa ibang lupa. Upang tumahan siya, tumira siya sa katawan mismo ni Adan na kanyang nilikha. Mga kapatid ko, at sa bagay na ginawa niya niyan, dito nagkaroon. Ito na yung kaliwanag. Ito na yung pagsasama nila. Mga kapatid. At sa pamagitan ng pagsasama nila, dito mabubuo at dito nabuo. Mga kapatid ko, yung pamilya. Ito yung napakagandang kwento. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung bagay na kwento natin, yung kahiwagaan, kasi ang alam natin, yung hiwaga at kapangyarihan, yung hiwaga, yung tinatawag natin na pannakabalin, hindi natin nakita sa katawan natin. Hindi natin nakita. At ang katawan sa katawan natin, being hindi natin nakita, mga kapatid ko, dito po na tayo. Kasi ang alam natin, isang ganyan magkakaroon. Pero hindi po. Kasi tayo, nabubuhay tayo sa kapangyarihan. Nabubuhay tayo sa kaalaman natin. Nabubuhay po tayo, mga kapatid ko, dahil sa Diyos. At ang Diyos na ito, o ang Diyos na makapangyarihan, siya po, mga kapatid ko, ang bumubuhay sa kapatid. Sa pamagitan ng liwanag, buhay at pag-ibig. Mga kapatid. So yung gustong to, yung kasing buhay, yung buhay lamang, sabi ko sa inyo, hindi magiging buo. Kung kaya't kailangan po na yung buhay, ang kailangan niya ang katawan. At ang kailangan ng katawan ay ang buhay. Kung kaya't kailangan na lagi sila magkasama. Kaya ito, alam niyo yung katuruan na ito, lagi namin sinasabi sa inyo, yung pang-unawa, yung pagkilala sa buhay at katawan. Yun ang napakaganda. Yun ang napakahalaga. Yung pagkilala ng buhay at katawan natin. Sapagkat sa pagkilala natin ng buhay at ng ating katawan, dito pa lamang natin kikilalanin ang Diyos. Kaya nga, hirap yung salita na, kaya nga, kung titignan mo, yung sabi ni Ama nga, pakay salakanan sa nga pulong abilin, sa 46 disiplina, napakahirap. Kasi mismo dito sa katawan natin ipipenetrate ito. Kasi kung hindi natin magawa yung disiplina sa katawan natin, mga kapatid ko, ibig sabihin na yung diretso na, wala tayong karispe-respeto sa katawan natin. Mga kapatid, wala tayong pagrespeto. Hindi yung ibang tao, hindi tayo mismo sa katawan natin. Sa katawan natin mismo, magaganap at ginaganap ang mga lahat ng bagay na yan. Mga kapatid, mismo sa atin. Kaya nga, dito, sa katuruan pong ito, ang tinding ipinapakilala niya, ang tinding ipinapakilala niya yung buhay at katawan natin. Kaya sabi ni Ama, tayo yung buhay na aklat. Aklat ng tunay na tao, tunay na Diyos, sapagkat tayo, mga kapatid ko, ang replika ng tunay na tao, tunay na Diyos. Paano tayo sapagkat tayo ay mga tao na kagaya niya? Pero sinabi ko kanina, ang tunay na tao ay ang lalaki. Ngunit ang babae ay tunay na bulaklak. Nasabi ng inay, bulaklak ng kaisipan ng isang lalaki. At bulaklak, mga kapatid ko, na sumibulan
ng buhay sa buhay. Kaya ito po yung mga bagay na kailangan natin unawain at kailangan po natin tukulin. Ngunit sa ngayon, mga kapatid ko, aawit na po.